Auntie. Umalis ka riyan! Sachay! Ang bag mo! Tumigil kayo! Hindi ko mapapayagan ito! Inuutosan ko kayo! Salamat. Magaling ka pala magpiano. Tumigil ka nga. Sinadyayo ng mama mo para mapahiya ako. Bakit hindi ka man lang kumibo? Hindi mo ako pinagtanggol. Pinangitan ko na nga ang pagtugtog. Habang kinakalampag mo ang mga tiklado, natutuwa ako nun. Alam kong gusto niya magmukha kang tanga. Pero alam ko mas magagawa mo sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Huwag mo nga akong tingnan. Hindi ba alam mo naman na gusto kita? Marunong ka mang magpiano? O hindi man. Hindi ka anak na CEO, walang kwenta sa akin yun. Dahil gusto kita. Uuwi na ako sa amin. Maaari mo na ako i-attend. Hindi pwede. Bakit naman? Dahil gusto ko muna pag-usapan natin ang naked truth. Naked? Bakit? Anong binabalak mo? Huwag kang mag-isip na masama dyan. Ang ibig ko sabihin, pag-usapan natin ang ating nararamdaman. Exciting tong araw na ito. Ano kayong ginagawa ni na Sanchay at Asa? Nang tumutugtog si Sanchay, nakita niyo ba kung gaano kasama ang mukha ng mama ni Asa? Nung hinila ni Asa si Sanchay para tumakbo palabas, akalain mo hinarang nila si Auntie. Akala mo sasabog yung mga ugat niya sa mukha. Tawang-tawa talaga ako. Dapat siguro huwag muna ako pumunta sa kanila. Huwag muna tayo magpakita, kundi baka ipatapon lang tayo sa labas. Alam niyo ba, tatlong beses ko palang nakikita ang mama ni Azel. Ganun pa rin ang impression ko sa kanya. Nung mga bata pa tayo, nagpunta tayo sa kanila. Naalala niyo pa ba kung anong una niyang sinabi sa atin? Para siyang Reyna nung sinasabi niya. Azel, kapag pinagpatuloy mo ang pagsama sa kanila, mag-ingat ka, baka maging toko ang utak mo. Nakakatakot talagang mama ni Azel. Wala siyang pinapatawad. Ibang klase talaga. Pero siguro natuto na siya ngayon. Diba, kahit tayo ng mga tagapagmana ng top 10 corporation ng ating bansa, pinagalitan niya ng ganun. Si Sanchay pa kaya? Baka nga magbayad pa siya ng killer para kay Sanchay. Hindi ko iniisip na gagawin ni Sanchay yun. Nang dahil lamang kay Ase. Pero ang nasisiguro ko ngayon, hindi sila basta-basta titigilan ni Auntie. Ano kaya ang gagawin ni Ase? Pangangatawa na kaya niya talaga si Sanchay? Makakahanap ng paraan si Auntie para paghiwalayin sila. Sakaling kakalabanin ni Asa ang mama niya, walang mananalo sa kanila. Alam mo ba ang Maple Hotel Corporation? Siyempre naman alam ko. Kahit na mahirap lang ako, narinig ko ang tungkol doon. Hindi ba isang chain yun ng luxury hotel sa buong mundo? Yung Maple kinuha sa pangalan ng puno. Oo, tama ka. Kinuha din yun sa pangalan ng mama ko. Pero iba na ang apelyido niya ngayon. Tao Ming Fong ang pangalan niya. Tao Ming Fong? Kung ganun, siya palang may-ari ng Maple Hotel? Masyadong busy ang mga magulang ko. Bihirang-bihira ako sila makasamang dalawa. Kahit nakapamilya ko sila, para sila mga ibang tao. Yun pala ang dahilan. Kakaibang pamilya mo? Kaya siguro mainitin ang ulo mo. Teka! Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Na parang alam mo ang lahat. Sinabi ko lang sa'yo yan. Para sa ganun, ang sinabi ni Mama, huwag mo masyadong isipin. Ako lang ang pwede magpasya. Para sa buhay ko. Madam,
Sa maikling panahong binigay niyo sa akin, ito ang nalaman ko. Si Miss Sanchai, hindi po siya anak ng isang CEO. Sa madaling salita, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan. Ang papa niya, walang permanenteng trabaho. Ang mama niya ay nagtatrabaho ng part-time. Nalaman ko rin nakatira silang tatlo sa isang napakaliit na bahay. Pero madam, ang young master, baliw na baliw sa kanya. Tama na. Ngayon, Eugene, kailangan mawala ang insektong yan. Isa siyang malaking kasiraan para sa Dowming family. Iniisip ko, masyado pa rin bata si Azul para gawin ang mga plano ko. Pero sa mga nakikita kong nangyayari, kailangan ko nang ituloy. Ngunit ang planong yan, hindi ba't ang sabi niyo hihintayin niyo siyang makagraduate? Ayoko nang ulitin pa ang sinabi ko, Yutien. Opo, madam. Yung tungkol po sa plane ticket papuntang New York. I-postpone mo yan. Opo. Gusto mong makipaglaro. Wala ka pang alam. Naku, sinisipon ka na ba? Isuot mo na kaya ang jacket mo. Okay lang. Ano okay lang? Mamaya ako na naman ang sisisihin mo. Dali. Ano yon? Bakit ka nakatingin? Ano sa palagay mo iniisip ko? Huwag mo akong pag-iisipan na masama. Subukan mo lang na hawakan ako. Ihahagis kita dyan. Alam mo, kakaibang babae ka. Ang dalawang tao nagmamahalan, okay lang na gawin nila kahit ano. At ngayon, narito ako. I'm a man of size, sense. Alam mo namang ikaw ang gusto ko. Dowming sir, matagal ko nang gustong itanong sa'yo. Bakit mo ba iniisip na gusto rin kita? Sabi ng instinct ko. Instinct? Tama ba yung instinct mo? Bakit? Mali ba ako? Pwede ba magkalinawan tayo? Ano bang iniisip mo? Ang iniisip ko, hindi ko rin alam. Lagi mo na lang itong ginagawa. Pero hindi ko naman talaga alam. Hindi kita pinaglalaruan. Alam mo, sa totoo lang, may gusto akong itanong. Ano yun? Bakit ako pa? Mahirap lang ang katayuan ko sa buhay. Kung tutuusin, walang-wala kami. Marami naman diyang mga babaeng mayayaman at makapangyarihan. Bakit ako ang gusto mo? Bakit ako pa ang pinili mo? Pwede na lang kung nababaliw ka na. Siguro nga. Ha? Iniisip ko rin niya kung bakit ikaw ang gusto ko. Hindi ko pa rin masagot yan. Mayaman ako, kilala at gwapo rin naman. Samantalang ikaw, ordinaryo lang. Ano gwapo sinasabi mo, kapal ha? Kung meron nga talagang taong ganyan, hahanapin ko siya kahit saan. Masyado ka talagang... Anong tinatawa mo dyan? Gutom na nga ako. Hindi ako katulad nyo. Wala akong masyadong taba. Kaya madali ako magutom. Siya nga pala, meron akong cookies. Ano yun? Hindi pala, wala. Ano ba yan? Wala nga. Patingin! Ayoko nga! Sinabi na kasi patingin na eh. Sige na! Ano ba to? Birthday gift ko sana sa'yo yan. Sa akin to? Akala ko ba nakalimutan mo? Mamahalin kasi mga regalo sa'yo. May nagbigay pa ng kotse. Nakakaya namang ilabas yan. Masyado ka naman, Bruce ko. Dahan-dahan lang. Ginawa ko yan sa bakery. Medyo nasunog nga lang. Ba't di ka na nagsalita? Para tuloy nahihiya na ako nan. Pasensya ka na, ah. Yan lang ang nakayanan ko. Wala naman akong pera. Ang dapat sana, cake ang ibibigay ko sa'yo, kaya lang mahirap gawin. Ang gusto ko sana yung kamukha mo, kaya nagpractice ako ng dalawang araw. Pero yan lang ang kaya ko. Kung ayaw mo, ibalik mo na lang sa'kin. Ang saya ko. Salamat sa mga cookies. Ngayon ko lang nakita ang mukha niya na parang bata.
hindi ko na tuloy na kung magalit. Ang pangit-pangit ng cookies na ginawa ko. Pero ito ang nagpasaya kay Tao Mingse. Gutom na rin ako. Kainin na nga natin. Hindi! Binigay mo sa akin to. Tiisin mo na lang muna. Basta hindi mo ito pwedeng kainin. Hoy, Lay! Tayo na! Tulog ka ng tulog dyan. Bakit ba wala ka man lang kahit sofa? Saan ako pwedeng maupo? May sofa sa sala kung gusto mong umupo. Di bali na lang. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yun? Umuwi ka na nga. Paano ako uuwi? Alam mo naman nag-aaway kami ni Mama kagabi, di ba? Uuwi lang ako pag nasa States na siya. 6:30 pa lang. Ano ba ginagawa mo? Lay, tingnan mo to. Dali, tingnan mo na. Ano to? Birthday gift sa akin ni Sanchai. Tingnan mo, kamukha ko to. Sabi niya wala siyang gusto sa akin. Pero mabait siya sa akin. Lay, kamukha ko yung cookie, hindi ba? Kung hindi si Sanchai ang gumawa nito, hindi ko magugustuhan. Kamukha ko ba? Cute ba? Ano ba? Akin na, hindi mo pwedeng kainin yan! Dirigalo sa akin yan! Iluha mo nga yan! Akin na sabi! Iluha mo yan, Lay! Sinabi ko makainin mo! Ang lahat ng magandang bagay mayroong... Sino yan? Hindi kami tumatanggap ng bisita! Teka! Wala naman ako natatanda ang umorder kami ng dyaryo! Baka bebentahan mo lang kami na kung ano-ano! Sino ba yan? Ay! Gwapo! At saka maganda! Sino po bang hinahanap nyo? Naligaw yata kayo. Sa tingin ko, hindi ko kayo kilala. Ito na ba ang lugar? Opo, madam. Ito po mismo ang tinitirhan ng babae. Sino bang babae? Kayo po ang mama ni Sanchai? Paano mo nalaman ako? Siya po si Madam Dao Ming. Kayo po pala ang mama ni Asa? Ano pong ginagawa niyo rito? Pumasok po kayo sa loob! Halika kayo! Tuloy kayo! Maupo muna kayo! Ang sapatos na yan! Ang mga halamang ito! Sanchai! Gumising ka na! Bumangon ka dyan at narito ang mama ni Dao Ming Su! Sanchai! Ano ba? Bumangon ka! Narito sa loob ng bahay natin ang mama ni Dao Ming Su! Uminom muna kayo ng tubig. Kamusta po kayo? Ako ang mama ni Dao Ming Su. Humihingi ako ng paumanhin. Maaga ko kayong naabala. Okay lang. Naku, alam niyo ba, madam? Hindi pinababayaan ni Dao Ming Su ang anak namin, si Sanchai. Yutian, pwede mo nang ilabas. Opo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong mahalaga ang oras para sa lahat ng tao. Naku, hindi! Wala kami pakialam sa oras! Hindi mahalaga sa amin yan dahil marami kami yan! Dediretsuhin na kita. Gusto kong malaman ninyo ang dahilan ng pagpunta ko rito sa bahay ninyo. Ikaw, Miss Sanchai. Hinihiling ko sa'yo na layuan mo na si Asu. Siyempre, hindi kita pababayaan na wala kang pera. Narito ang $10 million. $10 million? Alam kong kabastusan ang gagawin ko. Pero... sa tingin ko, hindi rin maganda ang inyong pamumuhay. Kaya naman, harapin na lang natin ang katotohanan. Alam naman ninyo, may responsibilidad si Asi bilang tagapagmana ng pamilya. Kaya ako naman bilang mama niya, kailangan kong bantayan ang mga pinaggagawa niya. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pagbibinata niya. Maraming nakakalat na bato sa dadaanan ng anak ko. At pati na rin ang mga damong ligaw. Gagawin ko ang lahat para mawala sila. Ano man ang mangyari. Sinasabi kaya ng babaeng ito na ako yung bato at damong ligaw? Gusto niya akong mawala kapalit ng 10 million? Ang mangkukulam nito, sino ba siya sa akala niya? Meron bang problema? Hindi mo naman siguro iniisip na seryoso ang aking anak. Naglalaro lang siya. Alam mo, kahit napaniwala ka na ng anak ko, ako na ang nagsasabi sa inyo na bawal na pag-ibig ito. Siguro naman,
Hindi na rin masama ang $10 million. Sandali lang, ha? Ma, anong gagawin nyo? Bakit niyo ginawa yan? Ma! Kunin mo na yung pera mo at lumayas ka sa pamamahay ko! Ma! Madam. Ininsulto mo ang sarili kong anak? Alam mo ba kung anong nararamdaman ng isang ina? At ano bang akala mo? Hindi ako pwede maging ina? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ayaw ninyo ng pera? Talaga hindi! Naiintindihan ko. Umalis na tayo. Opo. Sige po. Hindi ako makapaniwala. Hindi pinansin ni Mama ang $10 million. Ang daming pera nun. Ma, pinagmamalaki ko kayo. Bilib naman ako. Ngayon, ang pakiramdam ko parang lalong lumakas ang loob ko. Mahirap man tayo, meron naman tayong dignidad. Ang matandang mangkukulam na yon, baka ang akala niya madadaan niya tayo sa pera. Nagkakamali siya ron. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Huh? Alam mo, iniisip ko, di hamak namang mas mauuna siyang mamatay kaysa sa anak niya si Dao Ming Su. Ano ka ba naman, Shanjai? Hindi pa nasisiraan ang mama mo. Bakit naman ako masisilaw sa $10 million lang? Siyempre, mas gusto ko makuha ang malaking isda. Aba, natural. Gusto ko makuha ang buong kayamanan ng pamilya nila. Meron ako pinaplano, anak. Paano kayo nakakapag-isip ng ganyan? Ma, mabuti yun. Kaya, Shanjai, gawin mo ang lahat. Kahit kumulog, bumagyo, lumindol, bumaha, at kung ano-ano pa. Kailangan mo mapakasalan si Master Dao Ming Su. Galitin mo ang nanay niya para atakihin. Sa ganong paraan, sigurado ako sa'yo na mapupunta ang buong kayamanan ng mga Dao Ming. Huwag mo kami alalahanin. Malulusog kami. Aabot kami na 100 taon. Tiyak ma-enjoy namin ang matagal ng papa mo. Ano bang sinasabi niyong yan? Wala rin pala kayong pinag-iba sa kanila. Dapat pala tinanggap niyo na lang yung $10 million. Mama naman, mahiya naman kayo sa sarili niyo. Nakakainis! Like a 大男孩，风起又热晒，生活自由自在。